history ng SaGAYla? Bakit po ba nagdadaos ng SaGAYla? Ito eh bilang paggunita doon sa panahon na yung Reyna Elena, ang kanyang anak ay si Rey Constantino, eh natuklasan yung krus na kung saan pinako si Kristo. So, pag Santa Cruz ang ganito, makikita mo mayroon isang reyna, yun nga, Elena, tsaka may Constantino ng maliit na bata. Yun ang buod ng fiesta na ito, ng Santa Cruz, para alalahanin, hindi lang yung pagkapako ni Kristo, kundi alalahanin din yung pagkakita sa kanyang krusipiho. Mama said, you're a pretty girl. What's in your head? It doesn't matter. Brush your hair, fix your teeth. What you wear, it's all that matters. Ano naman ito eh, kaya tinawag na SaGAYlahan. It's not a religious undertaking. Kaya pwede. Kasi nung una, nagpapaalam pa kami sa simbahan. Kasi nung araw may mga cross na gawa. Bawal na yun. Kasi, so this is more of a gay parade kaya SaGAYlahan. Eh, kasi naging tradisyon na ito eh, 44th year na eh. So this is more of a tradition na every year nagpupunta ang mga tao. Even outsiders, dumadayo sa Marikina para lang manood ito. Siguro, you sort of feel accepted. Of course, you feel fulfilled kasi gusto mo rin maging reyna once in your life. Hindi ba? Siguro yun. Just another stage to pageant the pain away. I'm gonna take the crown without falling down, down, down. Pretty hurts. Shine a light on whatever's worth. Perfection is a disease of a nation. Pretty hurts, pretty hurts. Preparation, kumain ako, nagmaganda. Lang. Magkano po sa gastos? Magkano po yung budget? Sa gastos, budget ko, mga 15. Next. Pausa. Hindi naman po kayo. Jessica, ingat. Next, hindi naman okay lang. Marie, binabudget naman. Lizelle, Mercado. Yes. Bakit po? Kasi ano yung kumbaga, as an artist, siyempre, kailangan namin mag-express ng mga feelings namin. Diba? Then, kami na nagsusuot kung diba? Kami na magiging model. Ang mga response na binibigay ng mga tao, overwhelmed kasi sobrang masasaya sila, graceful, at sobrang palakpakan sila. Kaya in return, yun na lang yung kumbaga, parang trophy namin pag umuwi kami. Actually, walang discrimination kasi open naman lahat na ng mga tao sa mga ganitong gawain. Siyempre, pagka nakapag-express ka ng feelings mo, ibig sabihin, malaya tayong mga Pilipino. Sa gala number 4. Masasabi ko lang sa kalasarap, supportahan na lang nila. Kasi, ano lang yun eh, mga bagong generasyon na. Ang totoo niyan, ang utos ng Diyos ay 10 lamang, pero binawasan pa ni Kristo, ginawang 2. Mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Hindi naman sinabi ni Kristo, mahalin yung kapwa, huwag lang LGBT. So, pati LGBT kasama doon. At tinamang ang LGBT, hindi naman nila ginusto yun. Sila'y sinilang, sila'y lumaki, na yun ang kanilang naging pagkatao, naging kanilang kasarian at ang kanilang kalooban. No? So, hindi marapat na pagtawanan. Yung sa simbahan, yung Santacruzan na simbahan ng may ang nag-ayos, eh, standard yun. Babae, babae, lalaki, lalaki. No? Pero yung nagkakaroon nga ng LGBT sa Santacruzan, karaniwan, organisador yun ng mga pamilyang may gusto. Malaya naman sila, hindi naman sila pinagbabawalan. Sabi ko nga, miski ganun, huwag naman sana natin yurakan yung kanilang pagkatao. No? Pero yun ang malinaw. Pagkasimbahan ng may nangunguna,
walang LGBT. Pero pagka yun ng ordinaryong mamamayan sa parokya, malaya na sila. Kaya hindi naman sila pwedeng pagbawalan ng simbahan. Oh, huwag yun ang gawin yan, no? So, pinamabayaan sila. Pero ulitin ko, sorry, I'm repeating myself. I think we should respect them. At the same time, they should also respect themselves. Ganong kulay ng gown niya. So, ako, yes. Words of advice ko sa mga hindi pa natatanggap yung kung ano yung totoong sila, mag-out na sila kasi madami na tayo. Saka na ito kami to support you. Sabi ko lang na hindi sumasali, sumali kayo para naranasan nyo yung saya at sa kayong kabahan. Sumunod kayo, Zulay. Pero kung nag-enjoy ka, sumali ka na. Alonzo. Shine the light on whatever's worse. Perfection is a disease of a nation. Pretty hurts. Pretty hurts. Shine the light on whatever's worse. Trying to face something but you can't face what you can't see. It's the soul that needs a surgery.